Good day guys. So, meron tayong biniling touch screen ng Y11 na Vivo. So, ito binubuksan ko na. Ayan. So, hindi ko na naipakita sa inyo yung pag-unboxing natin. Ito yung mga tools na ibinigay dito sa binili natin na touchscreen ng Y11 para sa cellphone na Vivo. Ayan, nabasag kasi yung touchscreen ng cellphone ng aking pamangkin. Kaya ako na ang mismong gumawa nito. Ayan, madali lang itong gawin. Basta mayroon tayong experience. Kung wala pa tayong experience, so ipagawa natin dun sa kakilala natin na gumagawa ng cellphone. Ayan. Medyo pricey din kasi ang magpagawa ng cellphone, lalo sa touchscreen. Ayan, hindi siya basta-basta inilalagay at mahirap siyang ayusin. Pero doon sa mga may experience na, sa talagang mga gumagawa ng cellphone, madali na lang para sa kanila. So yan, itry natin kung gumagana lahat yung bawat sulok ng kanyang touchscreen. So far, okay naman yung touchscreen niya. Ayan. So ito ay na-pass forward natin, itong pag-record natin. Halos isang oras na ginawa natin itong cellphone na to dahil medyo nagpapalya siya nung una. Ayan. Ayan. Ayaw yung gumana yung camera dahil puno na yung memory niya. Ayan. So, sinatdown ko muna. Then, tatanggalin ko ulit yung tinesting natin na touchscreen niya. Saka, at natin ilalagay sa talagang posisyon niya para magamit na ang cellphone na Y11 na Vivo. Ayan. So, inaayos ko lang dito yung ribbon niya. Medyo sensitive yung ribbon niya nito dahil napakanipis yung kanyang mga wire. Ayan. So, nilagay na natin. Nilagay na natin yung battery. Then, yung isang connector niya dito, yung antenna niya. Ayan, ilalagay na rin natin. So, yan. Pisil-pisilin na lang natin sa gilid-gilid niya para mag-fix yung takip niya sa likod mamaya. At ngayon ay lalagyan na natin ng napandikit. Pero sinigurado ka muna na walang nakaharang dun sa gilid ng touchscreen niya. Para fit na fit. Yan, nilinis ko muna yan. Yung dinidikitan ko na yan. Ay nilinis ko muna bago ko siya nilagyan ng glue. Ayan. Yung B5000 ang ginamit ko dito na glue. Ayan, medyo natagalan ako rito dahil matagal ko nang di nagamit tong pangdikit na to. Dahil wala pang nagpapaayos sa akin ng cellphone. Ayan, so ang kadalasang ginagawa ko lang na cellphone ay yung mga cellphone namin na nabasag ang touchscreen or LCD. So, ako na mismo yung gumagawa dahil pag nagpagawa tayo sa labas ay medyo pricey nga yung kanilang singil. Dahil alam naman natin ang gumawa ng cellphone, kagaya nito, hardware na touchscreen, so tayo na lang yung gagawa para makatipid tayo. Ayan, sa gastos. Ayan, yung presyo pala nito ay nabili ko sa isang online store ng 695. Ayan, 695 itong touchscreen na ito ng Y11 na Vivo. So, ayan, dinidikit-dikit ko na yung bawat side ng kanyang touchscreen at iipitan ko ito dahil wala akong pang-ipit.
ito na yung naisipan kong gamitin para ipang-ipit dito sa bawat side ng cellphone na ididikit natin. Ayan, pwede ito ipit ng hanger. So kung may mga ipit tayo kahit yung wala sa hanger ay pwede naman. Kulang pa kaya kukuha pa ako ng isang pang-ipit. Ayan. Yan yung pang-ipit ng mga damit namin. Oh, di ba? So makakapag-isip tayo ng pwedeng magamit na sa ating mga paligid lang. At tulad niyan, ipit ng damit, pwede siyang ipang-ipit. At yan, hinintay ko siyang matuyo mga 30 minutes bago ko tinanggal yung mga ipit na inilagay ko dyan para sigurado na kumapit yung pandikit na inilagay natin. Ayan. Anyway, kahit 15 minutes lang, pwede na. Ayan. So, tinatanggal ko na yung mga ipit para masubukan na natin na i-on itong cellphone. Ito pala ay pinanlinis ko dito alcohol dito sa side niya at saka tissue. Yung tissue na hindi naghihimulmol. Yun yung ginamit ko dito. At ito na yung back cover ng kasama yung camera niya dito. So, ingat lang. Huwag mahawakan yung camera niya dahil lalabo yung camera niya pag nahawakan natin sa ating daliri. Kaya, doble ingat. Ayan, pipisilin lang natin yan at may ilalak na yung camera niya. Ayan. So, dinouble check ko lang. So, yun, nakalak na yung camera niya. Then, ilalagay ko na yung mga maliliit na tornilyo. Halos di mahawakan. Kaya, ang magandang screw natin dito ay meron siyang magnet para naididikit. Yan, kagaya ng ginagamit ko. So, kung may babili tayo, mura lang naman yan. Yung mga ganyang tools, nasa 100 plus lang. So, kung nailagay ko na lahat yung tornilyo dito sa back niya, iti-testing ko na magcha-charge. So, yan, magcha-charge siya. Ayan. So, okay naman siya, nagcha-charge. Ayan, so, ito yung logo niya, Vivo. Medyo mahirap ng linisan itong nilagay kong pandikit dahil medyo tumigas na siya. Medyo tumigas na yung ating stock na pandikit ng touchscreen ng cellphone. Yan, doon sa mga unang videos ko, doon sa aking YouTube channel, ay doon ko ginamit yung ibang glue natin sa Kuya Pablo TV vlog. Yan, pakisupport na pala yung aking YouTube channel at saka Facebook page na Kuya Pablo TV vlog. Yan, pakifollow nyo at pakisubscribe na din po. So far, okay na. Magtanggal lang ako at pag-delete ng ibang mga videos dito dahil hindi gumagana yung camera niya. Kailangan kong matry yung camera bago ko idikit yung back cover niya. So, yan. Okay naman yung camera niya. So, ngayon ang isusunod ko yung touchscreen naman niya. So, ito medyo may kahirapan na sa paglalagay dahil sobrang liliit yung ilalagay natin na pyesa niya. So, yan. Ilagay na natin at ilagay na rin natin yung lock din. Yung kanyang screw. Ayan. Then, pisil-pisil na lang. Okay na. Then, isusunod natin dito ay yung SIM card niya. Lalagay natin yung SIM card niya. Ayan guys. So, lagay po na yung SIM card niya. At ito na, pwede na.
Gumagana na yung cellphone. Ilagay na natin yung bagong bili natin na touchscreen. Ayan. Kung kayo po ay taga San Manuel at gusto nyong magpagawa ng touchscreen ng cellphone, basta basag na yung cellphone na problema natin, ay pwede ko pong gawin yung cellphone nyo. Pag-usapan na lang natin yung presyo. Kung sakaling magustuhan nyo, di pagawa nyo sa akin. At kung sakaling hindi naman ninyo kaya, so pwede kayo na rin ang mismong gumawa sa inyong mga cellphone na basag ang touchscreen. Ayan guys, so okay na siya. Gumagana lahat. Ayan. So kunting linis na lang nito at ibibigay na natin sa may-ari. Okay guys, salamat sa inyong panonood at paki-follow na rin po ang aking Facebook. Salamat, God bless, and bye-bye.